Kamusta mga katito? Kamakailan lamang ay nagtrending ang isang kalunos-lunos na balita patungkol sa isang pamilya sa Cagayan na di umano ay nalason dahil sa pagkain ng isang uri ng alimango. Halina't alamin natin ang kwento ng anim may sinumpang alimango na kung tawagin ay Devil's Reef Crab, na sa pangalan pa lamang ay talagang nakakatakot na at dapat iwasan. Ano nga ba ang posibleng panganib na dulot ng lamang dagat na ito? Pero bago ang lahat mga katito, kung bago ka pa lamang sa aming channel at gusto mong makasama sa ating quest for knowledge, interesting facts, trivia, and stories, ay click lamang ang like, make sure na mag-subscribe, and smash that bell button para kayo ang unang ma-notify sa mga latest nating videos. Maraming salamat! Ang mga crustacean tulad ng mga alimango, lobster at hipon ay naging karaniwan ng sangkap sa hapagkainan ng mga tao mula pa noong unang panahon. Tinatayang 11 tonelada nito ang nahuhuli o inaani kada taon. Subalit, alam nyo ba na hindi lahat ng mga lamang dagat na ito ay ligtas kainin? Oo mga katito, sa katunayan, sa 72,000 na uri ng crustacean sa mundo ay ilan lamang ang maaaring kainin ng tao dahil sa lason o iba't ibang uri ng natural protection na taglay ng bawat species ng mga ito. At isa na nga dyan ay ang tampok natin sa ating video ngayon. Ang Devil Reef Crab o kung minsan tinatawag na kuret, na ang literal na ibig sabihin ay lason. Sa unang tingin ay animoy tipikal na alimango lamang ang mga ito. Ngunit ang mga kamandag nito ay kinukonsider na dalawa sa pinaka nakakalasong kemikal sa mundo. Oo mga katito, tama ang dinig nyo. Hindi isa kundi dalawa ang taglay na lason ito. Ang tetrodotoxin ay isang kemikal na pumipigil ng signal mula sa utak papunta sa mga nerves sa muscles. Kaya't makakaramdam ng panghihina at paralysis ng mga kalamnan, kasama na riyan ang pagpigil ng muscles sa puso at baga na maaaring agad ikamatay ng sino mang papasukin ito. Pangalawa ay ang saksitoxin na nagdudulot naman ng pagmamanhin, pagkahilo, pagsusuka, matinding sakit ng ulo, at pagsikip ng paghinga na maaari namang ikamatay ng pasyente mula 30 minutes hanggang 1 hour mula sa pagkalason dito. Ngunit ang mas nakakabahala rito ay sa kasamaang palad, wala pang kilalang lunas o antidote sa mga nasabing lason na ito. Kaya't sa ngayon ay maigting ang pagpapaalala ng mga otoridad ukol sa impormasyon at pabala sa mga uri ng alimango na ito. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR, pangalawang kaso na di umano ito ng pagkalason mula sa lamang dagat sa rehiyon, na ang una di umano ay nasawi dahil sa isdang butete o pufferfish na karaniwang nagtataglay din ng nasabing dalawang uri ng lason. Dagdag pa nila, ang Devil Reef Crab ay isa lamang sa 9 na itinuturing na nakakalasong alimango sa ating bansa, na kadalasang matatagpuan sa mga dagat ng Ilocos, La Union, Batangas, Quezon, Marinduque, Mindoro, Albay, Sorsogon, Panay Island, Palawan at Zamboanga. At ang mga ito di umano ay mga nocturnal species, kung saan ito ay nanahan sa mga korales tuwing umaga at lumalabas lamang sa gabi upang manginain. Karamihan sa mga ito ay may exoskeleton o balat na bukol-bukol. Kadalasan ang kulay nito ay brown o kahel at may di pangkaraniwang batik o tinik sa kanilang mga shell. Patuloy ang pagpapaalala ng BFAR na suriing maigi ang mga nahuhuling alimango bago ito ikainin o ibenta para maiwasang maulit pa ang naturang crab poisoning. Ang dagat ay sadyang napakagandang biyaya sa atin ng lumika. Dito matatagpuan ang samot-saring likas na yaman na bukod sa talaga namang kaaya-ayang tignan ay isa sa mga importanteng pinagkukuhanan ng pagkain na kinakailangan ng tao upang mabuhay. Ngunit katulad ng lahat ng bagay sa mundo, kung hindi natin ito gagamitin ng wasto, ay kabaligtaran ang maaaring idulot nito sa atin. Gamit ang tamang kaalaman, respeto sa kalikasan, at wastong paggamit sa likas na yaman, maiiwasan natin ang sipit ni kamatayan. Sana ay marami kayong napulot na aral at impormasyon sa topic na ating tinalakay ngayon. Hit the like button kung nagustuhan nyo ang kwento. Share button naman para mapanood ng inyong mga kaibigan. At huwag nyo na rin kalimutan ang subscribe button para mauna sa mga latest natin na videos. Salamat mga katito sa panonood. Kung meron kayong gustong mapanood o matakil sa susunod, comment down below at pagkukwentuhan natin yan.